nagbigay ako ng idea about the process ng application to work here in Socor. This time, this video is about the pros and cons. Ano ba yung dapat natin asahan at di dapat asahan sa pag-a-apply at pagtatrabaho dito sa Korea? Before deciding to work here in Korea, you need to consider the pros and cons first. So, ito yung list na ginawa ko based on my research and my experience while I'm here in Socor. Number 1. Minimum salary regulated by the government. Yes! Once na nagtaas si government ng sahod, lahat ng companies ay susunod. And the foreigners and the Koreans, pantay-pantay lang po yung wages natin. Hindi po lamangan ng sweldo dito. Kaya nga sila nagre-reklamo. Gusto nilang pababain yung mga sahod ng mga foreigners at di dapat daw ipantay sa kanila. Number 2. Initial contract is 3 years but can be extended to 1 year and 10 months. A total of 4 years and 10 months. Plus, ang ibang company ay nagpa-process ng sincere workers. Ang sincere workers, sila yung mga E9 visa holders na nakatapos ng 4 years and 10 months contract na hindi nagre-resign at hindi lumilipat sa ibang companies. Napakaganda ng sincere worker na yon. Kasi, pag ikaw ay nakatapos ng 4 years and 10 months, pagbalik mo sa Pinas, maghihintay ka na lamang ng 3 months para makabalik dito sa Korea. Hindi mo na kailangan dumaan ulit sa mga exams, sa mga skills test. No! Diretso ka na babalik dito basta fit to work ka. Okay? Number 3. Health and insurance benefits. Kagaya sa Pinas, meron din silang tinatawag na PUOM. Kagaya siya ng PhilHealth, every time na mapapa-hospital tayo, ipepresent lang natin siya para tayo ay magkaroon ng discount. Actually, binabayaran din natin siya. Kinakalta siya lagi every payday natin. But consider it as a pros. Severance pay or the retirement pay. Para sa mga Koreans, yun ang tinatawag nilang retirement pay. Pero sa ating mga foreigners na nagstay lang dito sa Korea ng iilang taon, tinatawag natin yung severance pay. Makukuha natin siya sa airport kapag natapos na natin ng 3 years or yung ating 4 years and 10 months contract. Actually, kahit hindi siya 3 years, mahalaga na ka 1 year ka, makakakuha ka ng severance pay. Same computation lang sila for the foreigner at saka sa Koreans. Yun yung mga pros na makukuha natin kapag tayo ay nandito sa Korea as a EPS workers. Yun ang ilan sa mga pros na dapat nating asahan kapag tayo ay mag-a-apply at nagtatrabaho dito sa South Korea. Ang isunod na naman natin ay ang mga cons. Narito ang mga cons! Nangunguna sa listahan is the work is 3D. Number 1, difficult. Number 2, dirty. Number 3, dangerous. Huwag tayong aasa na madali ang trabaho natin dito. Hindi po office girl tayo sa Pinas. Pagdating natin dito, is office girl din. A big no! Lahat dito, mabibigat ang trabaho. Kahit babae ka, mabigat ang trabaho. Napakaswerte at bless mo na kung mapunta ka sa magagaang trabaho at magagaling trabaho. Pangalawa, not all employers can give you the benefits that you're expecting for. Some company are small enterprise only. But you still need to be thankful pa din for the opportunity regardless of this con. Don't expect guys para di tayo nasasaktan. Charot! At ang huli, not all contracts are the same when it comes to accommodation and compensation. Like what I've said on my first vlog, accommodation is iba-iba. Hindi pare-pareho
Merong nakakalibre sa bahay at meron namang may bayad ang bahay. Merong may free meal at meron namang hindi free meal. Ako, guys, may bayad yung bahay ko. Pero, it's okay. Maliit lang naman siya. Kesa magre-rent ako sa labas, sobrang laki. Triple ng bayad ko dito. So, guys, okay lang yan. Always be thankful. Okay? Put God first and fighting! So, yun muna sa ngayon, guys. For the upcoming video, workplace ko naman. Stay tuned!